So this time, iwanan na namin itong White Beach at pauwi na kami doon sa resort. At maglalakad na lang kami ngayon dito. 1, 2, 3, 4, 126, 127. Good morning mga katoto. Ang vlog natin ngayon sa araw na ito ay may biyahe tayo papuntang Mindoro. At kasama ko po ang aking mahal na pastor. Hello. Pastor Fernan. Hello. At si Pastor Lino. So it's a great privilege na makapunta tayo kasama ko itong mga pastor na ito. Pupunta kami sa Mindoro to attend the tribal conference. Opportunity natin makita kung anong gawain meron sa Mindoro. So tingnan nyo, sinong driver ko? Pastor namin! Grabe oh! Grabe! Ang sarap sumakay na ang driver mo, pastor mo. Bakit? Ingatan ka talaga yan. Anyway, habulin po namin sa Batangas si Pastor Camacho kasi doon kami mag-breakfast. Then pagdating naman sa Mindoro, another pastor will meet us doon sa port. I believe na ito ay isang masayang trip. So, Pastor Fernan, thank you ha. Thank you sa pasama, Pastor Nino. So, let's enjoy sa ating trip na yan. So, see you na lang doon sa Batangas. Sa port. Sa port. Kung hindi tayo sa port makita, doon sa pif na lang. Okay? As of this time, pinasok na natin itong Star Call. At nalagpasan na namin yung SLEX. And on the way na kami sa Batangas. And dito sa left side natin, nandito yung Mount Makiling. So maganda din yung view na makikita natin. Both sides, madamo siya, kulay green. So maganda talaga na bumiyahe kapag ganito mga view na makikita natin. So smooth po ang biyahe namin. Una-una, yung driver magaling. At yung sinasakyan namin, ang ganda. Alam niyo ba yung sinasakyan namin? Calibre 45. Narating namin itong Batangas City. At nandito kami ngayon sa Circle. And on the way na kami sa church nila ni Pastor Camacho. So see you doon. A few moments later. So good morning mga katoto. Narating namin itong church nila ni Pastor Camacho. So lilipat kami ngayon doon sa isang sasakyan para pupunta sa kanilang bahay. So sinundo po tayo ni Brother. Ano pangalan, Brad? Daniel po. Si Brother Daniel, yan. Siya po yung kasama natin papunta sa bahay ni Pastor Camacho. Okay, so see you doon sa bahay ni Pastor M. A few moments later. Okay, so nandito na kami ngayon sa bahay ni Pastor M. Ang ganda pala ng lugar dito, yan. Mapuno. Mukhang malamig dito sa lugar nila. So papasok kami dito sa bahay nila. Para dito kami mag-breakfast. Hello po, good morning po, Pastor. Good morning po. Blessed morning. And good morning po. Yan si Pastor M. Good morning po, Pastor. Good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta po? Yan. So dito kami mag-breakfast. A few moments later. Okay, so tapos na kami na breakfast dito at on the way na kami sa port. At maraming maraming salamat po. Ay, good morning po. Good morning po. Si Mami ni. Si Mami ni. Good morning po. Kumusta po sa US? Sabay pa kayo nakabalik? Pabalik dito. Ay, hindi po ako sa bahay dyan. Ang nagsarili po kayo na. Sige po. Iwan po namin kayo. Hinahabol namin yung... Thank you ha. Muna kami. Thank you. Bye-bye. Hindi mo kumpitahin sa May birthday mo. Pupunta ko ha. Bo, salamat po. Pastor, thank you po. Yung plano natin. Salamat po. Salamat po ng maraming. Gusto ko makita yung... Gusto ko makita yung campsite mo. Thank you po. Salamat po ng marami. Thank you. Salamat po. Oh, may mga ayan, 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 ano na yan.
Hindog na yan, ganyan, malalaki na yan. Ilaw pa. Pero pahihindog din. Thank you, Madam Jai. Mga 2 days yan, 3 days, hindog na yan. Okay, so tapos ng breakfast and on the way na kami sa port. Okay, so as of now, nandito kami sa kukuha ng ticket. At ang pinili naming biyahe, ang gagamitin is yung fast track. Anyway, hintayin natin yung 9 o'clock na biyahe natin. So first time ako napunta rito, at ito yung lugar. So we have to wait at least 1 hour para sa ating biyahe. Okay, so nasa loob na kami ng port at we have to wait. 9 o'clock pa po yung biyahe namin. So ito yung makikita natin dito sa loob ng port. So doon muna kami sa loob ng building. Standby muna kami for 1 hour. And departure natin is 9 o'clock. Morning. Morning. Wow. First time kong mapunta rito. Para nasa airport lang din. So, ni-scan lang yung aming pass. So, automatic meron ng 3 ticket na lumabas. Okay na? Okay ba yung terminal? Saan lugar? Terminal T? Magkano yun? Magkano pa sa terminal? 30 pesos lang daw. Okay na? So parang airport talaga, mayroon pang terminal fee. So right now, everything is clear. So we have to stand by for 1 hour. So nasa loob na tayo ng waiting area. We are now here at waiting area. So hintayin na lang natin yung 9 o'clock para tatawid na tayo sa Mindoro. So ito yung facilities na makikita natin. Wow. Ganda. It's boarding time. So pasakay na kami. Anong aeroplano, may boarding. Sana hindi kami mabuboard dito. So yan na po yung sasakyan namin. Ang daming pasahero ngayon. So I think full pack ang ating sasakyan. Though tapos na po yung Holy Week, but still marami pa rin papunta sa Mindoro. Okay, so paalis na tayo ng Port of Batangas. Natin dito si LJ Maravilla. So, ano ka dito sa Able Bodied Seaman po? So, anong pinaka duty mo dito? Pinaka duty ko dito, sir, yung duty is responsibility ko. Ako po yung quartermaster po sa task ko. Bali nagpipalit ng dalawang AB po, palit-palitan ko. Bali nandoon siya yung nagtitimon po, ang tawag na nag-i-steering po. So, pag nawala yung kapitan, pwede ka magtimon? Pwede po. Actually po, sir, sa amin po tinuturn over po. Pag underway, while underway, kami po yung nagtitimon. Ayos. So, at young age, 23 po. Okay. So, nice meeting you. Yes, nice meeting you. Alright, mga katoto, approaching na po tayo sa ating destination. 2,000 years later. Yung ating po mga requirements po. Tourist QR code, pakilabas lang po. Left side po tayo, left side. So, kararating lang namin dito sa Puerto Galera. Adara-dara ka lang po, mga dito po, sa Puerto Galera. So, first time na napuntahan natin ang lugar na ito. At maganda ang area. Welcome to Puerto Galera.
pupuntahan. Nakakatawa. Kitang-kita agad dito yung paligid na meron tayo, yung bundok. Yan. So nandito na kami sa lugar kung saan kami magstay. Ito ang pinaka resort, Camp Rock Resort. And then doon sa taas yung session hall. At sa ngayon, ito yung pinaka beach front ng Camp Rock Resort. Okay? So yan, mahaba po itong pwedeng paliguan natin mamaya. And then overlooking na rin dito yung Tingloy, Batangas. Ayan, yung bundok na makikita natin, Tingloy, Batangas daw yan, sabi nila. Okay? So, mamayang hapon, pag medyo hindi na masyadong mainit, maliligo tayo. Napakalinaw yung dagat. At mamayang hapon daw, din dyan yung sunset. Okay? So, what an experience na mapuntahan natin ang lugar na ito dito sa Mindoro. Puerto Galera. 2,000 years later. Hello mga katoto, ngayon ay natatapos na yung first service natin at hindi namin abutan actually yung start ng first service. So for the meantime, magti-take kami ng lunch namin ngayon and we are right now dito sa beachfront ng Camp Rock. So ito po yung mga kasama natin dito na na-meet dito sa Tribal Mission. Yan, sila po yun. Okay, yan. Ito, ang ganda umawit kanina. Good. So, we're going to have our lunch maya-maya. At ngayon, nagpa-relax muna kami dito sa harap ng dagat. So, party daw doon ay Occidental Mindoro na. At yung bundok na yan ay... Pastor, Tingloy po yan, oh? So, yung Tingloy na yan, mas malapit sa Mindoro, pero part siya ng Batangas. Parang mas malapit sa Batangas? Oo, no. Mas malapit sa Batangas ito. Okay. So, mamayang hapon, pag hindi na masyadong mainit, magtampisaw po ito si Pastor Fernandez. Yung hindi magugulo-gulay ko. Maya-maya, bago sa ating service tonight, maliligo tayo dito. Okay, so hintay lang namin yung lunch namin. So it's lunch time at ang ulam namin ngayon ay sinigang. Ano pa ba yun? Parang adobong manok. Ayan. Adobo. May ano pa, meron pa. Ang daming pagkain. Eat all you can. Yes, Pastor Fernando, diet niya na walang rice. Pastor Ned, kaya naman ito mag-diet, Pastor Ned? Pastor Ned, kaya mo mag-diet? Ano diet? Eh sabi nila, pag kumain patay, hindi kakain patay, eh kain na lang. Isa sa paborito ko party ng kanin is yung nasa ilalim, tutong. Wala akong tutong makita dito, pero doon, nandun. Pumuntahan ko yon. Fresh
Buko. First, ano? Buko. Para sa pagbabago! Yan, para sa pagbabago. Para sa pagbubuko! Para sa pagbabago, kailangan na yan, BBM. Buko-buko mo. So, hello mga toto, mayroon pong bagong daong dito. At fresh yung isda. Wow! Ang galing ng huli dito! Yung huli mo, dilis na sa plastic na, oh! Yan! Huwag na kayo magbanlaw! Si Manu, magbabanlaw! Pastor! Yung huling dilis, naka-plastic na! Per kilo na, oh! Sisitahin kayo. Sagot kita! Anong sisitahin? Pwede lang dinisip. Pwede lang din nila. Dito lang! Lalagpas lang dito. Ano po yun? Pag sumakay dito? Oo. Sakay tayo. Lilipat na tayo. Magkano mga ganito? 100 lang sir yan. Pero bilhin na yan. Hindi, yung isda niya ubos na no? Meron pa po. Meron pa po sir, ganun. Yung ganun. Oh, magkano ang ganyan? Oo, 230 na lang. 230. Ang galing ng huli dito, naka-plastic na oh. Ay, lima. Ilan na sa'yo? Sa akin, dalawa. Dalawa. Okay, sasakay kami dito sa Fast Craft. Dito ko. Okay na ko dito. Okay na ko dito, pastor ko. Thank you. Alright. Please watch. Naku, flat tire. Alright, pupunta kami sa White Beach. Ang bigat na mga sakay. Wow. All right. Ipod pa. Ipod. Ano ba yung ipod? Usod. Okay. Ayon tayo. Sakay. Wala nang hangin yung bangka nyo. Wow, all right. So, going to White Beach. All right. Itong ganilang bangka, ABS na ito, mayroon na traction control. Kaya malakas ang brake nito. So, papunta kami doon sa may White Beach. What an experience. Ito dagat, yun naman yung bundok. Diba? So, for the meantime, nabiyahe muna kami papunta doon sa White Beach. Alright!
Iyan oh, ang ganda nila doon sa ibabaw ng bato. Oh, ang ganda ng viewing dito, eh. Alright. What an experience. Yan. Pinatay na. Hello. Okay. Malakas ng brake ng sasakyan na ito. Naka-EBS. Masaya ito. Walang problema, kahit naka-sapatos tayo. Okay lang. Okay lang. Ayan. Boss, thank you ha. Thank you. Alright, so nandito na tayo. So kahit nabasa tayo, basa ang sapatos natin. Kasi dapat maglalakad kami. Eh nakita namin yung bangka. Sumakay na kami. Anyway, what an experience. Ayan. Ayan, sinira ni Pastor. Thank you. Okay, so silipin natin. Anong meron dito? White Beach to. Ito yung Boracay ng Mindoro. Ano ba meron dito? Wala lang. White Beach. Gumagawa lang sila. So dito sa White Beach pala, iba-ibang resort din ang makikita natin. Ayan. And then, mayroong gumagawa ng castle. Sand castle. Ayo nga pala. Oo. Akala ko silang gumagawa mismo pala. Ayun. Mas daming heavy. Ayun. Puerto Galera. Wow, ang ganda. Picture, 20 pesos. Eh, since hindi naman picture to, video, free. Wow, ang ganda. Oh. I love Puerto Galera. Sila po yung gumagawa, oh, si tatay at saka si ate. Wow, ang ganda. Oh. Hindi po ito masisira. Pero ito, ginagawa nyo ito, hanggang bukas pwede pa rin ito. Ayan ang gawa nila ni tatay. Anong pangalan mo tay? Si tatay Piping. Si ate? Arlene yan. Si tatay Piping at saka si Arlene. Sila po yung tagagawa dito ng sand castle dito sa Puerto Galera. So pag napunta kayo dito, pwede ka magpa-picture. 20 pesos lang. Ayan. Thank you po. Opo. So dito sa beachfront, meron tayong makikitang mga jet ski. Merong banana boat. So maraming activities na pwedeng gagawin dito. Alright. So mahaba po itong lalakarin natin. Mula doon hanggang doon. So maraming mga activities na ginagawa rito. Merong nagmamassage. Merong nagpapatattoo. Merong gumagawa ng mga souvenirs. So talagang may enjoy natin itong lugar na ito. At maraming iba't ibang klaseng pagkain na nandito sa lugar. Yan. So kulang lang dito is pera. Hindi ka magugutom. Pag may pera ka lang, walang problema sa pagkain. Ang daming pwedeng pagpilian natin. So as of now, nandito tayo sa souvenir area.
Ang daming pwedeng pagpipilian nating bilhin. Pampasalubong. Ayan. Oo. Ayan, dami. May keychain. Mayroon mga ref magnet. Iba-iba. Iba-ibang souvenirs na pwedeng pagpipilian natin dito sa lugar na ito. Bibili tayo nito. Tikman natin kung ano bang laman nito. Ito po yung laman niya. Aba, aba. Ito. Aba, pukayo pala. Ayun. Tama, may papil pa, oh. Papil ba ito? Daon ng saging. Yeah, daon ng saging. Ang nagpapamahal nito yung daon ng saging. Kapal, eh. 25 pesos to. 30. Yung apat na gano'n. Bagay magandang negosyo to sa atin. Mmm. Bakit natagal? Wow! Na yun ang order namin ng halo-halo. Cancel ko sana, eh. Yan. Yan! Ano pangalan mo? May po. May. Puerto Galera. May ng Puerto Galera. Siguro sinilang ka ng month of May. Hindi po. April ko. Eh, dapat April pangalan mo. April 1st po. Okay. So, this time, iwanan na namin itong White Beach at pauwi na kami doon sa resort. At maglalakad lang kami ngayon dito. So, dito kami. Ilang steps ito? Ang labas namin doon na sa Camprak. Camprak na. Hindi kami magta-tricycle, maglalakad lang. Oo nga, malapit na 'to. Okay, so dito tayo dadaan. Okay. Walang daan diyan. Mas malapit. Bato lang. Hindi, mabato 'yan, eh. Dito may daan na step. Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, nasa 86 steps na tayo. Ito yung makikita natin dito. So, overlooking na dito yung White Beach. 87, 88, 89, 90. Hundred twenty-seven steps. So, ito yung pinakabuhan whole view ng White Beach. Yan, sila Pastor Nerhintay, Pastor Fernan. Ano, Pastor? Kumusta? Ayos, ayos. Ano, Pastor Fernan? Kumusta ang lakad? Pastor Lino? Kala ko matanda. Walang matanda ito. Pastor, kumusta? Ayos. So ngayon, maglalakad na kami. Papunta doon. So magandang exercise, magandang view na nakikita natin. A few moments later. Hello mga katoto. This time ay magsiswimming na tayo. At habang palubog ang araw, maliligo tayo dito sa dagat. Okay. So, yun yung araw. Okay. Wow, lamig. Ang lamig. At saka ang linaw. Malinis. Woo! Maginaw. Dito pa lang, medyo malalim na. Oh, masarap. Ang lamig, ang ginaw. At malinaw ang dagat, malinis. So, ayan, si Pastor Fernan. Hey! What you gonna say? What you gonna say? Oh, really? I like the sun. Oh, and the moon. The moon. Like, I feel massaging my feet. Yeah. When you're going to step the sun, it will make you lubog-lubog. Di ba? Parang lubog-lubog ka, no? Yan, sarap sa pa. Oh. Ang lambot. Pinabayaran to sa spa. Oh. Ito libre. Yan.
ang sarap pag umapak ka dito, pag inapakan mo yung buhangin dito, parang minamasahe yung paa mo. Kaya ang ganda. Oh, yan. Oh, tingnan mo. Oh, nakita niyo ba? Hindi niyo nakita, no? Hindi kasi nakikita yan, naramdaman yan. Naramdaman. Oh, may doubt yan. Yan. Okay, so mag-stop na ako mag-vlog. I-standby ko na yung camera ko at magtampisaw na kami rito. Alright? Okay, so ngayon, around 5:30 na siguro. Palubog na yung araw. Ayan. So, si Pastor Toto, si Pastor Lem. Ayan. Si Pastor Fernand, nanguha ng bato rito. So, napakagandang view. Oh, napaka-relaxing ang lugar na ito. Palubog na yung araw at yung dagat, calm lang siya. So, napakasarap. Nakapag-relax tayo kahit papaano. Okay, so maya-maya lang po ay magdi-dinner na kami and then we will be having our final service mamaya. So, anyway, salamat na marami. See you later sa ating mga vlogs. Good morning mga katoto. Today is Wednesday, April 27. At katatapos lang po namin mag-attend dito ng tribal conference. At ngayon babalik na kami ng Cavite. At makikita nyo yung bundok na yan, yung bundok ng Tingloy. At kasama ko dito yung mga magigiting na pastor na mula pa sa Cavite. Yan, si Pastor Fernand Cruz at si Pastor Ner Hintay. Good morning! Pag kayo ay nalilate, walang problema, hintayin kayo niya. So, namimiss ko lang yung devotion ngayong umara kayo ito. Wala tayong narinig na trumpet. Magkakasama kami ngayon eh. So, kagabi po ay talagang powerful yung preaching. Challenge yung ating mga katutubong pastor. So, masaya. So, it was a good experience na nandito tayo sa lugar na ito. So, maya-maya, alis na po kami. 7 o'clock ang biyahe namin. So, dito kami sasakay. Approaching to Batangas Port. Took only around 55 minutes ang biyahe natin para marating natin itong Batangas Port from Mindoro, Puerto Cabrera. Hello mga katoto, at this moment of time, on the way back na kami sa Cavite. Kasama ko po si Pastor Fernand, again yung driver namin, at si Pastor Lino. So, ang masasabi ko sa loob ng isang araw ng aming biyahe, it was a successful one. At maganda ang aming napuntahan, maganda ang resulta ng aming napuntahan. Hindi lang po ito purely na biyahe to enjoy the nature, to enjoy the place, but more than that, nakakilala tayo ng mga kapatiran natin naman yan. At nakikita natin kung paano po nila ginawa ang pagbabahagi ng Ebanghelyo o salita ng Diyos sa kanilang lugar. So we are praying for them na mas lalo pang pumalat ang salita ng Diyos sa lugar na yon. And of course, not only prayers that we could offer, somehow we can help them in sa ibang mga pamaraan, makatulong tayo sa kanila. So Pastor Fernand, maraming salamat. Amen. Sa praise pagsama niyo sa akin sa sa journey na ito. Amen. Hindi po ako nagsisi na nakapaglipa ko ngayon. Masaya. One of the trip na talagang maraming aral, maraming lesson, maraming enjoyment. And then, walang hassle sa biyahe. Dahil meron tayong kaibigan, may kaibigan si Pastor Fernand doon sa Batangas na kung saan very accommodating. Breakfast, transportation, everything. Food.
food, landon na lahat. So, isa yung advantage na marami ka talagang mga kaibigan. Kahit saan ka man mapapunta, mayroon kang mga kaibigan na malapitan o mapuntahan. So, comfortable yung lahat ng biyahe. So, once again, maraming maraming salamat sa pagsama niyo po sa aking vlog na ito. Always remember, enjoy life, ride ko to, ride mo to, enjoy every day, God bless. See you on my next vlog.